finger injury. Safety first, go. Ayan guys, good evening guys. So again, you're watching Solmax Channel Seaman Vlogs by Gary Boy Prades. So guys, yung vlog ko ngayon isisimulan ko sa aking night watch or bridge navigational watch sa bridge. Ayun, sa bridge. So bali yung duty ko now is 8 PM to 12 AM in the morning guys. So medyo puyat. So, bale, kakatapos ko lang magupit sa sarili ko kasi bukas is happening. Holiday na naman. Yan, holiday na naman tayo bukas, guys. After 27 and a half days, guys, nagka-holiday din ako. Akalain mo yun. So, maliligo muna ako, guys. Time check is 07:30 PM. So, may 30 minutes pa ako para mag-prepare. So, maliligo muna ako, guys. Stay put lang kayo dyan, guys. Wait lang, maliligo lang ako. And guys, pala, matapos na natin maligo, so bibihis muna ako kasi medyo malilit na tayo guys. Quarter to 8 na guys, malilit na tayo guys. Wait lang guys, magbibihis muna ako guys, wait lang. Merilo nga pala ito guys. Yun. Merilo yan. At syempre, dapat hindi maiwan yun. Yan guys. Ayan. Ayan ang aking agimat. Ayan ang aking agimat sa mga alon. Ayan. Kailangan to guys. This is my last resort. Magaling kang kupal ka. So yun guys, finish gear up na tayo, ready na ako mag duty and dala ko na din lahat na kailangan, radio, flashlight, tsaka isang ball pen. So punta na tayo sa bridge guys, tara. Andito na ako guys sa bridge. So bale yung pinakauna kong gagawin is mag alcohol scan sa aking hininga. Ayan. Tsaka dito namin nilalag yung alcohol content kada bago mag duty guys. So maliban dyan, dahil ngayon ay COVID pandemic, magtetest din tayo ng temperature guys. So wait lang, ito. Ayan, meron din tayong infrared temperature scanner dito guys. So ito guys is requirements na ng aming company. Every time na magjo-duty ka, kailangan mong mag-test ng temperature mo. Ayan, may nilalagyan din kami guys. So ayan guys. So guys, bale ito na yung pinaka bridge namin. Ayan, kumakita nyo madilim.
kasi kailangan nakapatay yung mga ilaw, nakadim. And bago nga pala mag-i-start yung duty ko is mag-handover muna kami nung last na duty na AB. So bali wala akong video nun guys, na-record ko lang yung audio. So ito guys, pakinggan nyo. Start handover sir. True course 059. Gyro course 057. Magnetic course is plus 15072. Wind direction is southeast, force 4. 2 ECDs and 1 radar. Engine room unmanned, duty engineer, third engineer. RPM 79. 2 BHF on standby, giant 16. On our watch, there's no target. That's all sir. Finish handover sir. Tapos na guys yung handover namin nung naka-duty na AB, yung pinalitan ko. So ayan guys, kung makikita nyo, andito na ako sa bridge. Ayan. Simula na yung duty ko guys. So bale, yung pinaka main objective ng bridge navigational watch is to keep the vessel safe from any other vessel and to maintain its course line. So ito guys yung pinaka importante sa lahat ng ginagawa ko dito habang naka duty is yung maglalaga ko dito sa deck watch logbook. So yung mga nilalagay dito guys is yung weather observation. Ayan. So oras-oras yan guys ginagawa sa loob ng 4 hours. Tsaka syempre binoculars. Ayan. Para makita natin yung mga kasalubong na barko din guys. Ayan. Medyo may kahirapan magtingin dito sa binoculars kasi medyo madilim. Pero dito sa duty ko medyo maliwanag kasi bilog yung buwan guys. So ayun lang naman guys. And dito naman panel na to guys. Bale ito naman yung radar tsaka ito naman yung ECDs. So ayan guys. So bale yung ECDs guys is electronic chart display and information system yon. Yan yung pumalit sa mga paper charts guys. Ayan. So ito naman yan radar. Ayan guys. So para ma-detect natin yung mga kasalubong na barko. So dito sa gitna pinaka barko natin and ayun guys may barko sa gilid. Yan sa may starboard side banda. Sa loob guys ng 4 na hours na duty ko, ito lang yung aking binabantayan talaga. Lalo na yung radar tsaka yung paggamit ko ng binoculars. So, ito naman palang BHF. Yan. Bale, nakamonitor din kami dito kasi halos kadalasan may tumatawag sa ating mga barko na nakakasalubong natin guys. So, minsan tumatawag sila kasi nagtatanong sila kung ano ba yung intention natin, kung pwede bang ganito, pwede bang mag-alter tayo ng course sa starboard or sa port para maging safe yung passage nila. So, ayun lang naman guys. Kung mapapansin nyo guys, parang nakakaantok naman yung trabaho namin. Pero, sanayan lang guys. At saka, syempre, parang kanya-kanya na din na paraan para mawala yung antok. So, pwede ka ditong magkape. May kape kami dyan. May mini cafeteria. Pwede kang mag-push up. Kung ano-ano guys. Basta mawala lang yung antok mo talaga. So, ako palagi akong nagmamilo. Kasi palaging may energy yun, diba? Hindi tayo aantokin guys. So, yun naman yung paraan ko para mawala yung antok. Hey guys, nagtimpla muna ako ng Milo ko. So ayun,
may biskuit din. Magaling kang kupal ka. So medyo naantok na kasi guys, para mawala yung antok. Higup muna tayo ng mainit. So guys, bale, dagdag kaalaman lang. So ayan, kung may nakikita kayong orange na bilog, ayan. So ayan guys, so hindi na kami nagpa-plot ng position sa paper charts. Bale, fully electronic chart na kami dito sa barko namin guys, ayan. So dati kailangan mo pang pumunta sa chart table at mag-plot manually gamit yung lapis dun sa chart. So dito, may pipindutin ka na lang na record. Ayan guys. So ayan, gumagalaw yan guys. So yan yung real time na position ng barko. So alimbawa alas 2 na, yun, pipindutin mo lang yung record guys. At marirecord na yung position mo sa oras na alas 2. So ayan guys, dagdag kaalaman lang. Ayan guys, bale halos 15 minutes na lang patapos na yung duty ko. So after nito guys, meron pa pala akong accommodation round. So bale, mag-iikot pa ako sa accommodation namin guys. Ayan guys, bale tapos na yung duty ko. Hindi ko na binidyoan pa yung handover namin nung kapalitan ko, kasi parehas lang din naman kanina. So bale, dito pala yung chart table tsaka yung iba pang control panel. So yun guys, bale, bababa na ako sa bridge at punta na ako sa accommodation namin. Hi, coin down sir. Like. Finish duty ha? Gigi-gigi? Oh no! So yun guys, bali kakatapos lang yung duty ko sa may bridge. So hindi pa tapos yung trabaho ko ngayong gabi. So ang sunod ko naman na gagawin is mag-rounds dito sa accommodation area. So bali, iikutin ko itong buong accommodation. Titingnan ko kung mayroong mga nakabukas na clients, yung mga nakasaksak pa para iwasunog guys. So, bali yun muna yung gagawin ko guys, bago ko matutulog, bali samahan niyo muna ako guys, tara. Accommodation round. So bali, yung pinaka main goal ng accommodation rounds is makita kung mayroong ba apoy or may mga pwede bang magdulot ng fire dito sa barko, tulad ng mga naiwang nakasaksak na TV or yung mga components sa may recreation namin. And syempre guys, dapat wait lang, siguraduhin nakasara lahat ng fire door, kasi ito yung silbing pinakapagita. Halimbawa, kung nagkasunog dito sa loob, ayan, so hindi na siya kakalat dito sa labas. So yun yung pinaka main goal din guys ng fire run sa barko. Hindi ko lang alam sa ibang barko, so yun lang guys. So yun guys, bali punta muna ako sa kabina ko and mag-brush muna ako, kaya kain muna siguro ako kasi kakatapos na ng duty natin. Medyo nagugutom ako guys. Hi, tala guys. So, ayun guys, tapos na yung duty natin sa bridge. And
Ngayon bali, naantok na ako. Matutulog na tayo guys. Sana nagustuhan nyo and sana medyo naging informative din yung vlog na to. So bali pala guys, bukas 8 to 12, hindi na sa bridge yung duty ko. Day work na tayo guys. Bali, sasama tayo sa Boson Group. It's either mamimintura, mag-chipping, or kahit ano guys, kung ano yung iuto sa akin yung maestro bukas, yun yung gagawin natin. So, yun lang yung vlog natin ngayon. Sana nagustuhan nyo. And ulitin ko na naman, please subscribe na and click the notification bell button para lagi kayong updated sa ating mga video. So, bale, mag-shoutout lang ako. Shoutout nga pala kay James Jordan Bersabijan, pangalawang pa-shoutout niya na to. Pinsan ko po yan. Kaso ngayon ko lang na-shoutout. At shoutout din kay Kevin Kyle Mingilya. So, junior ko po yan nung nag-aaral pa ako sa school. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo lahat. Goodbye guys. See you sa next video.